ang mga kwentong ito ay mula sa kaibigan ko na nag-boarding house simula pa nung college. Sabi niya, ang pagtira sa mga boarding house ay nagmulat sa kanya sa maraming bagay. Yung unang boarding house na tinirahan niya ay sa Espanya Avenue sa Maynila. Marami daw kaganapan doon, tulad ng patakas na inuman, awayan, iyakan dahil sa mga two-timer na boyfriends, at dramahan kapag nahuli na ng magulang na hindi na pala nag-aaral ang mga anak. Ang itsura daw nito ay yung typical na maraming kwarto sa bawat palabag at may mahabang pasilyo. Padal na kahoy lamang ang pagitan ng mga kwarto, kaya rinig mo ang kaganapan ng mga kalapit na silid. Ngunit may isang kwarto na iniiwasan sa boarding house na yun. Ang usap-usapan ay nagpakamatay daw ang dating tumira doon. Nung una ay hindi naniniwala ang kaibigan ko. Pero isang gabi, habang nag-aaral siya para sa kanyang exam, ay may narinig siyang kumakatok sa pinto ng kwarto niya. Pero wala namang tao nang buksan niya ang pinto. Nung una, hindi niya naisip na may kakaibang nangyayari dahil nagkakraming na siya para sa exams. Pero nang marinig na niya ang kakaibang tunog na nagmumula sa katabing kwarto, ay doon na siya tuluyang natakot. Parang langit-ngit ng lubid mula sa kisame. At tila ba may nagsasalita sa katabing kwarto na parang nagdadasal ng paulit-ulit. At biglang malalakas na katok mula sa pinto. Ano ba? Sino ba yan? Sigaw niya. Ngunit wala pa rin sumasagot. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ang mga kasama sa boarding house para sabihin tigilan na ang pagbibiro at hindi na siya natutuwa. Nang mabasa niya ang text mula sa isa sa mga kasamahan, laking gimbal niya nang sabihin lahat sila ay lumabas ng gabing yun. Makalipas ang dalawang semesters, lumipat ng boarding house yung kaibigan ko. At nagpunta naman siya sa Santa Mesa. Sabi niya, ang bahay na nalipatan niya ay may kakaibang karisma. Simple at maganda ang bahay. Isang palapag na may tatlong kwarto, dalawang banyo, kusina at isang napakaluwag na sala. Sa likod ng bahay ay may magarang garden na masarap tambayan, kaya hindi mo akalain na may madilim itong nakaraan. Hindi na rin bago ang kwentong white lady sa kwarto at doppelganger sa bahay na yun, kaya hindi na ito masyadong pinansin ng kaibigan ko. Ang isang nakakapagtaka daw sa bahay na yun ay yung kakaibang init sa banyo na parang sinisilaban ka kapag nasa loob. Pero ang talagang gumimbal sa kanya ay yung nangyari isang gabi habang exams week. Isang housemate nila ang bigla na lamang nagsisigaw na tila ba may nananakit sa kanya sa sala. Nangingisay ito at tumitirik ang mga mata. May dugo sa kusina! Ang daming dugo sa kusina! Sigaw ng babae. At nanginig siya na tila ba nagkukumbulsyon. Ang ilang matatapang nilang housemate ay nagpunta sa kusina para tignan ang sinasabi ng mga dugo. At doon nila napansin na may mansya nga ng dugo ang dilaw na tiles na ngayon lamang nila napansin. May pinatay! Nasa labahan ng katawan! Muling sigaw ng babae bago itutuloy ang nawalan ng balay. Nang magising ito, ay wala siyang maalala sa mga nangyayari. Matapos yun,
ay kumalat na ang balibalita tungkol sa insidente sa buong boarding house. Nung una, sinubukan nilang tanungin ang landlady. Ngunit, hindi naman sila sinagot ng diretsyo nito. Kaya ang mga estudyanteng boarders na lang ang gumawa ng paraan para malaman nila kung anong nangyari sa bahay na yun sa pamamagitan ng Ouija board. Sa puntong yun, mas marami sa mga boarders ang hindi naniniwala, lalo na yung mga hindi naman nakakita sa nangyari dun sa housemate nilang nahimatay at nasabihan. Nung gabing yun, inanda na nilang lahat. Naglabas sila ng mga beer at nagpatay ng mga ilaw at nagsinday ng mga kandila. Nilapat ang mga daliri sa baso at nagdasal at nagtawag ng kaluluwa. Nung una, ay wala namang kakaibang nangyari. Wala silang natawag na multo. Pero, meron silang natawag na duwende na nakatira daw doon sa garden. Sabi na kaibigan ko, alam daw niyang hindi pinipeke ng mga gumagawa ang nangyari. Dahil napansin din niya yung nagbago ang pakiramdam ng kwarto nung gumalaw na yung baso. Ang sabi ng duwendeng nakausap nila, ay ayaw daw magparamdam ng kaluluwa, pero makikipag-usap ito sa ibang paraan. Isa sa mga kasama nilang matapang ang biglang tumayo at binuwag ang bilog nang hindi ito sinasarado ng dasal at binuksan ng ilaw. Nang magliwanag ang kwarto, ay nagtawanan pa daw sila. Ngunit, natigil ang tawanan nang biglang tumunog at nagring ang landline. Nang sagutin ng matapang nilang kasama ang telepono, ay nandaki daw ang mata nito dahil ang kausap niya ay ang multong sinasabi ng duwende. Normal lang naman daw ang boses nito at hindi nakakatakot. Ngunit ito ay nagpakilala sa kanya. Sinabi ang pangalan nito at sa mahinahon na paraan ay sinabing gusto niyang umalis silang lahat sa bahay na yun. Hindi pa rin natigil ang mga boarders sa paghahanap ng mga sagot tungkol sa nakaraan ng bahay na yun. Kaya kinausap nila ang nakatira sa katabing bahay. Ang sabi ng kapitbahay, ang dating may-ari ng bahay ay bagong kasal at yung asawang babae ay buntis. Hindi pa tapos ipagawa ang bahay na yun. Nang lumipat sila doon, kasama ang isang maid. Dalawang karpintero ang gumagawa sa bahay noon na nagsistay in sa garahe ng bahay. Ngunit isang araw, nagkagulo nang hindi magbayad ang asawang lalaki ng sweldo ng mga karpintero. Bilang gante, ay pinatay at ninakawan sila ng mga ito. Ang unang biktima ay ang asawang lalaki na pinatay sa kusina habang ito ay naghahapunan. Ang sumunod ay ang maid na matapos gahasain ay pinatay at kinalagkad sa CR ng bahay. Ang buntis na asawa ay nakaligtas pero ito ay nabaliw at dinala na lamang sa Amerika ng mga kamag-anak. Ngunit ang isang nakakapagtaka ay kung buhay pa yung asawang babae ay sino ang white lady na nagpapakita dun sa isang kwarto.